Hello, hello everyone! Sa mga mahilig sa mga insekto, ito ay para sa atin. Ako ay napakahilig at na-appreciate ko talaga kahit maliit lang na bagay na mga insekto sa ating kapaligiran. Yun, at may mga matutunan din tayo sa kanila bilang isang tao, may mga bagay silang, may mga aral tayo nakikita sa kanila na, ganito pala yun, ganyan pala. So, yun guys, simpleng vlog lang ito. Gusto ko lang i-share sa inyo ang kwento ng aking caterpillar kasi baka nagtaka yung iba kasi simpleng bagay pinapalabas. Why, diba? Kaya nga tayo content creator, so we create our own original content. So ito yung mga bagay na na-appreciate ko sa aking kapaligiran. Ginawaan ko sila ng content. At yun, malaking bagay ang caterpillar sa aking YouTube channel. Dahil nga dun sa short ko na hindi ko inaasahan na mag-viral, pinost ko yun sa Facebook, yung short na yun, umabot lang siya ng 16 views. Tapos nung nilipat ko siya sa YouTube, doon ko siya in-upload, dito ko siya in-upload. Kinabukasan nagulat ako at talagang nag-viral siya. Ayan nga, nakita nyo naman dyan sa short ko na umabot siya ng 4.6 views. 4,600 views. At nadagdagan yung channel ko ng 3,200 views. Channel views, kasi mayroon tayong channel views, diba? Magkakaroon tayo ng channel views since tayo ay mag-upload na ng video. Hanggat wala tayong upload ng video, kung ninja lang yan, walang upload na video yan, walang views yan. So mag-start tayo mag-count ng views kapag may upload na ang ating channels. So yan guys, kaya binibigyan ko talaga ng halaga ang mga insekto na ito. Kasi napakagandang butterfly nila. At yung pagising mo, may lumilipad-lipad na butterfly dyan sa, sa garden mo. Napapasmile ka kaya. Yung mga ganitong feeling, ang makaka-relate nito is yung mga nature lover lang. Nature lover only can relate my feeling. So yun guys, at napakabait din kasi ng mga butterfly na ito, na mga caterpillar na ito. Then yun nga lang, ang kanilang kalaban is dalawa, kung hindi ibon, yung mga insekto na parang langaw, umiitlog sa kanila habang buhay sila, iniitlogan ang kanilang katawan. Tapos, bigla silang magiging chrysalis, kahit hindi pa season na sila ay maging chrysalis, magiging masisira ang rhizome ng kailang katawan, magiging chrysalis sila. Then after 1 week, mapipisa yung itlog ng isang insekto sa kailang katawan, so hindi sila magiging butterfly. So yun, then yung tatlo na ikinip ko, lahat sila ay naitlogan pala ng isang insekto na para siyang langaw, pero hindi siya uri ng langaw. Tapos, yung the rest na naiiwan niyang kumakain na yan, nagiging dumi na lang yan ang ibon. Kasi mayroong ibon dito na galing sa bundok, na-discover nila na maraming caterpillar dito sa garden namin. Siguro almost 20 plus yung caterpillar na yan. Yung mga bagong silang pa lang, yung malapit na magiging adult, ubos sila talaga. Tapos, buti na lang din yung mga huling naging adult na butterfly, panay din ang kanilang itlog. Panay ang kanilang itlog sa dahon ng aming aming lemon tree. So hopefully na sa susunod na taon, marami pa ring butterfly. Kasi kung sa farm kasi sila, farm silang lemon, manging itlog. For sure, walang mabubuhay maski isa sa kanila kasi isprehan sila ng mga pesticide, diba? Eh dito sa amin, organic, walang in-spray. At saka binigay ko na sa kanila yung puno ng lemon namin na to. Kasi 4 na taon na to eh, hindi ito namumunga. Sabi ko, bahala na ang caterpillar dyan. So, yung mga old na dahon ng lemon, kinakat ko para magkaroon silang bagong dahon para mas ma-enjoy ng mga caterpillar ang dahon ng lemon. Yun nga lang, ang kalaban nila is ibon at saka yung insekto na nangingitlog sa kanila. So yun, nagtabi ako ng tatlo kasi sabi ko humina na yung galaw nila. Yung pala naman ay initlogan na pa sila ng insekto. Tapos yun, before mangyari yun, before ko ma-discover na ganun ang nangyari sa kanila, that night na naginip ako na puno daw ng butterfly yung aking box na nilagyan ko sa kanilang tatlo. Tapos yun, pagising ko, chine ko, sabi ko baka naging butterfly na yun. Kasi sabi nga, 1 week after maging chrysalis, yung mga mabilis na production, 1 week yan or 7 days, magiging butterfly na. Tapos yung mga mabagal naman, abuti ng 1 buwan, 3 buwan, depende sa weather. So pagtingin ko, ayun, gumagapang-gapang na yung mga uod na itlog noong isang insekto. Silang tatlo mismo.
Walang nagiging butterfly. Yung mga yan, lahat yan, kinain lang ng uod. Tapos yung the rest na naiwan, kinain lang ng ibon. So yun guys, let's appreciate the nature. At marami tayong matutunan sa nature. Hindi lang sa school ang bagay na mga iba't ibang bagay nating matutunan. Mayroon din sa mga maliliit na mga insekto. So guys, please keep watching. At sana inyo magustuhan ang aking vlog na ito. Hey Garden, on July 7. Ayan guys. Maraming salamat sa mga manood hanggang dulo. At ang aking kamatis ay tapos na. So next season ulit. Kapag nandito pa kami ay magtatanim ulit ako ng iba't ibang uri ng halaman, good for summer gardening. So yun guys, sa mga nagtatanong, ay mga namang nagtatanong, sa mga tumatawag pala sa apelyedo ng aking anak. Kasi guys, anak ko po si Raika. At ako po ang kanyang nanay. Hindi po kami Osaka, hindi Osako. So please, yun, Osako po ang aming apelyedo. Hindi namin kamag-anak yung isang tennis player na professional tennis player na si Osaka Naomi. Kami naman ay Osaka. Please keep watching until end and please feel free to be a part of my channel's members. And I harvest again tomatoes. Medyo malambot na yung iba kasi wala akong time ng dalawang araw eh. Actually, ayun ang anak ko ng malambot. Gusto niya yung, ano pa, yung crunchy pa pag kinain. Yan guys, ang balaya is mahaba. At yun, marami pa akong harvest nito sa susunod. Nakikikain din yung mga uod eh. Kaya maraming, ano, maraming damage. Ayan, maraming damage na, ano, kamatis. Dahil yung mga uod ay nakikikain. Binutas-butasan na yan. Huli siya. Huli sa akto pero hindi kulong. Sorry. Papatayin naman kita. Kayo pala yung tagakain sa aking kamatis. Ha? Mga ano kayo? Mga pasaway. Ayan. Oh, binubutas-butasan nila. Oh. Binubutas-butasan nila. So, syempre, hindi na siya nakakain. Diba? Kagigil. Ay na, yung dahon nila ay nagiging unhealthy na. Patapos na rin ang aking kamatis, guys. Patapos na rin sila kasi ayaw nila ng sobrang init. Maarte sa init din ang kamatis. Ayaw nila ng sobrang init. Okay lang mainit. Pero wag lang yung sobra-sobra na pati dahon nila ay nasusunog na. So, yan. At ang aking ampalaya ay mahaba na hindi siya mapait. Ayan, madami na akong nagulay dito. Yung mga bunga niya ay naglabasan na. Ayan, at ayan, gumapang na sila doon. Ayan. Ang dami. Hindi siya pwedeng kunin lahat eh. Dahil yung kanilang dahon ay nag-iipon yan ng nutrients from the sun. So, yung nasa bandang baba lang yung kinukuha ko. Yung bandang taas, hindi mo na pwedeng galawin. At nag-uumpisa pa lang silang mamunga. At ang aking cucumber ay malapit na rin itong matapos. Ayan. Naka-harvest ako kahapon ng 6 na piraso. At ang aking malunggay ay... Tadaan! Nag-umpisa na silang mag-bloom. Ayan. So, ayan yung aking garden update for this time. At ang sitaw ay gumapang na at magkakaroon na ng bulaklak. First flower. Look. Sana huwag mo na napuan ng insekto. Dahil kapag dinapuan ng insekto yan, obligado na kong patayin sila. Ayan guys. Ang dami palang bunga ng ampalaya. So, until here guys, ang vlog na ito. Maraming salamat sa mga nanood hanggang dulo guys. Ang laki ng, ano, sili. Yung kanilang unang hinog, hindi naman talaga hinog. Kundi kinain lang ng insekto, kaya nagiging pula. So, yan. Mas unang tumikim. Sabi ng insekto.
to. Tikman nga natin to kung talaga bang ito ay maanghang. Lechi kayo. Unhealthy na yung dahon nila pero kanilang bunga ay patuloy na. Para siyang ano no, para siyang kamyas ano. Nakakatuwa. Parang kamyas yung shape niya. Matamis siya na uri ng kamatis. So guys, until here guys, maraming salamat sa nanood hanggang dulo.